Wow. Tolong Aida loh. Ya dong. Ya, Aidon. Nah, apakah kandang train? Wow. Dito muna ako sa harap, ako muna magdadrive. Salak po. Hi. I don't know. Hindi ako yung dinadrive ng train. Tingnan niyo yung train ng Qatar. Ilalim po tayo mga idol. Ito yung ano. Pupunta tayo sa ilalim. Dito na tayo sa ilalim ng lupa. Ganda mga idol, no? Mayroon na kayang ganito sa Pilipinas, yung ginagawang bago. Ganito kaya. So ayan, mayroon station na dadaanan. Kami muna i-pick up ng mga pasahero. Best station is Ras Bofintas. Sulit. Sulit ang tour yan sa pagsakay. Sana mayroon ng ganito sa Pilipinas. Stop clear. This train is for UCLQ and B. The next station is itong, Prism. Passengers are reminded not to leave their belongings. Pisto na ito. Ang sumasakay dapat dito is yung mga first class. Hindi naman tayo first class. Bakit ako dito nakakapasok? Kasi yung mga ibang ano, ibang mga pasahero hindi pa alam na ginawa na nilang standard ngayon na FIFA. Ito po dapat ang pisto ng gold card. Kaso ngayon mag-FIFA, kasi marami ang sasakay, minsan kasi walang pumipisto dito kasi bibihira lang ang may hawak ng gold card. Kaya ang ginawa nila muna, lahat ng kategori, ginawa nilang standard. So, kaya tayo, nakapisto tayo ngayon dito. So, ang ganda. Para tayo manong celebrity. Hindi lang kami dito. Kasi akala kasi ng iba eh, hindi pwede eh. Alam naman tayo mga Filipino, mga utak. Siyempre, yung pagkakataon, bring up natin ang pagkakataon. Kasi sa pagkakataon na ito, ayaw na natin mararanasan yung pagsakay ng first class na train. Ganyan yung mga idol. Ganyan yung this train is for Lucel QMB. The next station is Ogba Ibinamin. Passengers are reminded not to leave their belongings unattended. Super ganda. Itong ano pa ito mga idol, ito po ay computer generated, wala ho itong driver. So ako yung nasa harap ho, ako muna ang driver nila ngayon. Ibang tao, alam ko, gusto mag-picture, gusto mag-video, kaso nahihiya sila. Alam naman tayo mga Pilipino, walang mahiya. Kaya yun. Papasok na naman tayo sa ilalim ng lupa. Yan po ang itsura dito sa ilalim ng lupa. May mga exhaust house. Yan po ang itsura ng marines sa ilalim ng sa lupa. Maraming ilaw po yan. Mayroon mga crossing din po yan.
napaka-smooth ng takbo. Napakaganda. At least man lang, bago ako bumalik sa Leyte, bago kumuwi ng Pilipinas, na-experience natin yung pagsakay ng first class dito sa Qatar. Akala mo yung sa malayuan, maliit lang yung maliit lang yung butas na ito, pero napakalaki po yan. So just imagine yung train, kumakas siya dito sa loob, tapos doon sa gilid, sakaling masira ang train, mayroong mayroon na pwedeng maglakad. So ganyan po yung pagkakagawa ng design. So sakaling huminto to sa ilalim sa lupa, pwede maglakad doon sa loob. So ayan, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. Pilihin niyo all para updated kayo sa mga videos. Pag-uusapan natin ang mga foreign business na pwede natin itayo sa Pilipinas. Kasi ako, mga siguro 1 year na lang. Kung kaya pang umabot ng 1 year, kakayanin. Kasi balak ko na umuwi sa Pilipinas kasi gusto kong magtayo ng farm. Gusto kong yan ang maging farming business na aking tatayo. So, nakikita ko na mayroong potential yung farming business. Kaya ibabahagi ko sa inyo at isi-share ko ang lahat ng kaalaman na aking mga natutunan para maibahagi ko rin sa inyo. So, yun lang mga idol. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. So mga ka-farmers at mga idol, sa next station, doon na po ako bababa. At ako muna ay magpapaalam sa inyo. At ako muna ay pupunta sa aking trabaho. Kung gusto niyo makita yung sa susunod na station, doon po ako bababa mga idol. Papakita ko naman sa inyo ang itsura ng station na napakaganda. Mala Airport, high-end, high-class ang datingan ng kanilang station. At ipapakita ko sa inyo ang libre na pagsakay ng bus. Pag sumakay ka ng train, meron silang public transportation na tinatawag. Yan po ay libre, napakaganda. Electric bus. At yun po ay libre. Wala kang babayaran kahit piso. Ganyan po kaganda dito sa Qatar. Ako muna ay bababa. So ito mga idol, tayo na muna ay aakyat. Kababa ko lang. So mga hindi pa nakakaalam, ang gamit sa brush na ito sa gilid ng escalator, ito po ay panglinis ng sapatos. Kaya malinis po lagi at maputi ang aking swilas ng sapatos kasi yan po ang gamit. At ako muna ihihina ko mga idol at mga kaparmers. Kung gusto niyong makita ang kanilang CR, nako, napakaganda ng kanilang CR. So, ayan. Masisili ko sa inyo ang kanilang CR. Merong paihan, merong ihian. Ito na lang siya dito. Samahan niyo ako sa ating mga videos mga idol. Ingihin ako. Oh my God. Sa ihi na lang ako kinikilig mga idol. Torbet, baka naman sponsored ka. Oh my God, kailangan iniinahin at para humaba ng konti. So ayan mga idol, kunting pagwapo para tayo maging gwapo. Ayan, kahit pangit, at least nakaipon-tartin tayo kahit pangit. Ako muna ilalabas para ipakita ko sa inyo ang libre na electric bus. Napakaganda. Wala akong tambutso. Napaka silent. Smooth na smooth ang takbo. Libre.
So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang pag bayad. Ganito pang lalabas dito. Pag maglabas kayo, itatak nyo lang. Ayan. Ayan, di ba? Automatic na yan. Hindi nyo po yan na ano, bubukas yan. Wala akong bayaran ng ano, sa pera. Puro card po yan. Ayan po dito ang itsura sa ilalim ng lupa. Ayan. Ganda, di ba? Ganda ng kanilang tiles. Paano kaya ito ginawa? O paano kaya nila inilagay? Buo naman yan. Kaganda aray. Ayan. So, naglinis na ako sa kabila akong sapatos. Ngayon naman is yung kabila. Ayan. Kaya malinis yung aking sapatos. Ayan. Diba? Para malaman nyo na yan ang purpose po yan. Ako muna ay maglalakad. Ako muna ay bibilis-bilisan ko ay late na ako. Marami pang naghihintay sa akin na bulaklak para gawin kong bouquet. Kung gusto nyo makita ang mga artista dito, ipakita ko sa inyo. Ayan mga idol. Ito yung mga artista dito. Ayan. Ayan yung mga artista na gano'n dito. Nag-perform. Kasi yan nga. Ang World Cup 2022. Gagawin dito. Kaya masayang-masaya po dito sa Qatar. Sa mga babalik dito sa Qatar, kaway-kaway sa inyo. O pang naka, ano, maskot, magkandakabangot. Nadalhin ko kayo doon hanggang doon sa labasan para may pakita sa inyo yung napakagandang bus. Yung bus, mala airport, o mala airport, ang bus mala aeroplano din ang upuan. Libre, libre. Siyempre, sumakay ako ng elevator. Yeah. Parang medyo ano, social. Gamitin natin na gamitin ang ating ano, service nila. Elevator, may escalator, may hagdanan, pipili lang kayo mga idol. So nandito na tayo sa bus. At pagkita ko na sa ito, electric bus na pupunta. Open, lalabas ako. Ayan, automatic po yan lalabas. Pag ikaw ay lumabas, pumasok, lalabas po yan. Ah, oh, lalabas. O open. Automatic po yan. Yan po yung tinatawag na sensor. Huwag niyo kong iwan, ha? Yan, yan mga idol. Yan, yung dalawa na yan. Yan yung ano, yun yung meter trend dito. Ayan, sila kabayan, tatlo. Masayang-masayan sila kasi libre. Kung muna ay magpa-punch, papatay ko muna. Ayan o, nandito na ako sa loob. Kahit humiga ako, walang kapag-problema. Ayan, medyo marami ang sumakay. 4, 4 kami. Marami na yan. Meron pala isang sasakay. Ayan, marami na kami yan. Napakaluwag dito sa loob. Yan po, ito po ang libre. Libre na bus mga ito. Masarap. Naka-aircon. Ano pa? Pag bumaba ka, hindi na kailangan sumigaw. Pipindot ka lang. Doon sa nakara dito. Doon sa tatayo ako. Pipindotin mo lang. Sa mga nauna kong videos, makikita nyo. Pumipindot lang ako. Automatic. Hihinto na yung bus. Ganun po kahit dito sa kata. What a beautiful place. So ayan. Makita ko sa inyo yung harap, mga idol. Para makita nyo. Baka nagsasabihin nyo. Baka sabihin nyo, isinawarin lang ako na maganda. Hindi naman. So ayan. Bukol na bukol yung aking bag. Nandyan yung aking ano, tinapay na may palaman. Ayan sa loob. Dami-dami no. Aalis na po yan. Ayan sa loob. Ayan. May monitor pa yan. Makikita mo kung nasaan ang map at yung location. So ayan lang mga idol. Ayan po yung itsura niyan ng electric bus.
Ganda, di ba? So, ako muna ay alis na at papunta na sa aking trabahuan. Kaway-kaway muna at babay. Ayan na. Ako muna ay biya-biyahe. Biya-biyahe muna ngayon. Ayan. Mayroong tumatawag sa akin. Ayan, ganyan dito. Sobrang ganda. So, papunta na po kami sa aking trabahuan. Ako lang pala, sila. Papunta din sila sa kanilang trabahuan. So, babay muna. Magandang araw. Basta huwag niyong kalimutan mag-subscribe, ha? Yan po ay napakalaking tulong sa aking channel. Ang ganda ng building na yan. Ginto po yan yung nasa gitna. Ayan, no? Ginto, nasa gitna. God bless sa ating mga naglalakbay. At kung saan man kayo naroon, mga kabayan. Magandang araw at magandang buhay. Ayan mga idol. Sobrang kabisiyan ko sa cellphone, hindi ko na malayan. Iisa na lang pala ako dito sa loob ng bus. Ayahay ang buhay ng native farmers. Pero alam niyo mga ka-farmers, mga idol, kahit ganito dito sa Qatar, hindi naman tayo habang buhay nandito. Kaya patuloy kong pinagsisikapan, makapag-ipon. Kasi kahit masarap ditong manirahan, alam ko naman hindi ako taga rito. Temporary lang po ang pag-abroad. Hindi po kompleto ang saya na nadudulot kung tayo po ay nasa Pilipinas. Alam kong mahirap sa Pilipinas. Mahirap pag hindi ka magtsatsaga, hindi ka magtatrabaho, hindi ka magsisipag. Mahirap talaga. At pag wala kang kaalaman. Pero kung nandito ka sa abroad at ikaw po ay nagsasaliksik, punong-puno ka ng kaalaman sa isipan. May plano ka sa pag-uwi sa Pilipinas. Hindi po hadlang yung mga kahirapan na yan. Wala pong hindi po imposible na makamit po natin ang ating mga pangarap pag tayo po ay magsikap. So, habang ako yun nandito sa abroad, pinag-iisipan ko kung ano ang magandang negosyo, ano ang magandang pagkakakitaan. So, ang napagplanuhan ko, meron kaming kunting lupa na mayroong palayan sa ibaba. Ang gagawin ko, magtatayo ako ng itikan, manukan, gagawin kong fish pan, at ang fish pan, tataniman ko ng pichay or litos sa itaas. Yun po yung naging setup ng aking isipan. At nang sa ganun, ako po ay isang florist, ako po ay isang flower maker. Magtatayo po ako ng mga surprise bouquet. So yun po yung aking nasa isipan. At kung ano-ano pa na pwedeng pagkakitaan. Kahit magbayaan sila po tayo, bumili tayo ng saging, ibenta. Kahit ganyan po, basta marangal ang trabaho na ating gagawin. Walang problema. Kahit sabihin nila na dati abroad, maganda ang buhay niyan sa abroad, umuwi sa Pilipinas, ngayon nagbibinta na lang ng ganyan. Ganyan kasi ang mindset ng nasa Pilipinas. Hindi nila alam kung gaano kahirap nito. So, tayong mga nasa abroad, alam po natin yan. Kaya advice ko sa mga abroad, isipin po natin, magsaliksik po tayo kung ano yung mga nasa isipan natin na kaya po natin gawin. Ano po ang magandang forecourt business. So, lahat po yan, lahat po ang gagawin ko ay share ko sa inyo para maka-inspire at magkaroon din po kayo ng kaalaman. So, ayan. Kahit gaano dito kasarap ang buhay, I love Philippines pa rin. Uuwi pa rin tayo sa Pilipinas. So, ganyan po mga idol. Magandang araw. Salot po sa atin lahat mga Pilipino at